Hello guys, kamusta? Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang pag-usapan natin ay sa kung apektado ba ang mga Pilipinong paalis papuntang Poland. Kasi maraming Pilipinong mula Poland ang umaalis o tumatakas at pumupunta sa iba't ibang parte ng Europa. Kaya kung bago ka lang sa akin channel, huwag mo kalimutang mag-like, share, and subscribe. Maraming Pilipino ang nanggaling ng Poland at umaalis kahit hindi pa tapos yung kontrata nila at pupunta dito sa Italy, Spain, France o iba't ibang parte ng Europa na kung saan mas mataas ang sahod at mas mataas o mas maganda ang ekonomiya kumpara sa Poland. O di kaya naman yung ibang mga Pilipino, talagang ginagawa na lamang nilang stepping stone ang Poland kasi nga meron silang mga kamag-anak dito sa Italy o Spain o sa iba't ibang parte ng Europa. Kasi kung i-compare natin dito sa Italy na lang, mahirap ang proseso bago ka makapunta ng Italy. Unlike dun sa Poland, ang gagawin lang is mag-apply ka sa agency, magbabayad ka ng medyo malaking halaga, pero sigurado naman makakaalis ka. At mabibigyan ka ng working visa papuntang Poland. At pagkatapos nun, pag nabigyan ka ng working visa, automatic magkakaroon ka ng access sa ibang parte ng Europa kasi nga ang Poland is European Union. So marami ang Pilipino ang ginagawang stepping stone lang Poland para makapunta sa iba't ibang parte ng Europe kasi nga may mga kamag-anak sila o kaibigan o kakilala. O di kaya naman yung iba talaga is napababaan ng sahod tapos naghahanap sila ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya at sa kanilang sarili. Pero marami ring Pilipino ang nakapag-apply na sa Poland na naghihintay na lang ng working permit o kaya naman yung visa appearance nila, ang nag-iisip o nagtatanong kung apektado ba sila. Kasi ang ginagawa ng mga agency sa Pilipinas o yung agency nila sa abroad din, halimbawa sa Taiwan, sa Dubai, sinasabihan sila na medyo delikado ngayon o medyo mabagal ang proseso, nagagalit yung mga Polish na company kasi nga yung mga Pilipino pupunta dito sa iba't ibang parte ng Europe. Medyo apektado din talaga yung mga nag-a-apply sa Pilipinas. Pero paglilinaw lang po kasi based na rin sa experience ko kasi nanggaling nga ako ng Poland, hindi naman siya masyadong apektado ang mga aplikante. Kasi ang ina-apply nyo lang naman sa Poland is agency sa Poland. Nag-a-apply kayo ng trabaho sa mga agency sa Poland at yung agency sa Poland na yun ang magde-deploy sa inyo sa kung saang pabrika o sa kung saang establishment may available. So, itong mga agency na ito, hindi naman sila totally delikado kasi nga binabayaran nyo rin naman yung mga agency na yon. At the same time, habang kayo nagtatrabaho sa Poland, under kayo ng agency, kumikita sila sa inyo. Binayaran nyo na sila sa placement fee, tapos pagdating nyo sa Poland, kumikita pa rin sila sa inyo kasi yung eksaktong sahod sa inyo, hindi na pupunta, binabawasan pa yun ng agency. Kumbaga, pinaka-kickback na nila, utubo na nila. Halimbawa, ang per hour nyo is 15 zloty, ang ibibigay lang sa inyo is 12 zloty. So yung 3 slotin na pupunta na sa agency. So ang ginagawa ng mga agency, kalimitan ginagawa lang nila itong dahilan o tinatakot yung mga nag-a-apply na huwag kayong tatakas kasi maapektuhan yung ibang mga aplikante. Ginagawa lang nila itong dahilan para manatili kayo talaga sa Poland kasi kikita talaga sila. Kikita sila dahil nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya doon, tapos yung sahod niyo binabawasan nila yon. So ito yung ginagawa nilang dahilan para kumita sila. At the same time naman is para makahikayat pa nga rin naman sila ng ibang establishmento na kukuha sa kanila ng trabahador. Pero yung mga aplikante sa Pilipinas, huwag kayong matakot kasi diskarte lang ito ng agency sa Poland. Lagi nyo tatandaan, ang ina-applyan yung trabaho
ay hindi kayo direct sa company sa Poland. Direkta kayo sa mga agency sa Poland, at yung agency sa Poland, yun ang magdi-distribute ng mga trabahador sa Poland. So, ito ay dahilan lang ito ng mga agency para huwag kayong tumakas, huwag kayong umalis sa Poland, o kaya naman is para talaga rin maging para na rin sa kapakanan nila, makahanap pa rin talaga sila ng mga company na pagbibigyan nila ng mga trabahador na Pilipino. Pero hindi ko ito sinasabi sa inyo guys kasi gusto kong kayong patakasin o gusto kayong paalisin sa Poland. Ito'y binibigyan ko lamang kayo ng idea kasi nga sa Poland mababa ang sahod. Pero depende pa rin talaga sa inyo kung aalis kayo ng Poland at makikipagsalapalaran kayo sa ibang parte ng Europa. Kasi pag pumunta kayo sa ibang parte ng Europa, magiging TNT na kayo once na matapos yung inyong visa o kaya naman yung TRC ninyo is mag-expire na. So magiging TNT na kayo. Unlike sa Poland, hindi kayo TNT doon. Medyo mababa ang sahod, pero may legal kayong dokumento na may visa kayo o di ka na pag natapos yung visa, meron na kayong TRC o yung temporary residence card. So legal kayo sa Poland. Once na matapos ang inyong kontrata sa isang company, pwede kayo lumipat sa ibang company kasi meron kayong TRC o meron kayong visa. At the same time, sa Poland din ngayon, halimbawa hindi mo gusto yung napuntahan mong trabaho, pwede ka naman lumipat sa ibang agency o pwede ka naman maghanap ng ibang trabaho pero under pa rin siya ng agency. So may pagpipilian kayo. Kaya binibigyan ko lang ng idea yung mga aplikante sa Pilipinas na minsan ay tinatakot o sinasabihan ng mga agents sa Pilipinas na huwag kayong aalis kasi kawawa yung mga kasunod ninyo. Hindi naman totoo yun. Although, apektado nga sila ng konti, pero hindi naman totoo na kapag tumakas kayo, yung iba hindi na makakaalis. Hindi naman siya totoo kasi napakaraming agency sa Poland na nade-deploy ng mga trabahador mula sa Pilipinas, yung iba nanggaling ng Nepal, o yung iba nanggaling ng Ukraine, Romania, yung mga malalapit naman sa kanila, napakarami. At saka, yun, kung gusto nyo magpunta ng Poland, at gusto nyo lumipat dito sa Italy, sa Spain, o sa France, kinakailangan meron kayong kamag-anak o kakilala bago kayo lumipat. Bago nyo isiping umalis ng Poland, kinakailangan isipin nyo muna kung may pupuntahan kayo bago kayo mag-decide. Hindi porket maliit ang sahod is aayawan nyo na. Kung, kasi sa Poland, tumataas din naman ang sahod kahit pa paano. So, yun lamang guys. At kung may katanong kayo, just comment down below at sasagutin ko kapag may time ako. Maraming salamat sa panood and don't forget to like, share, and subscribe. Ciao sa inyong lahat. Grazie. Arrivederci.